gusto nyo ng energy para sa darating na linggo, good news po ang tutukan nyo. Iyak na bubusuin kayo na sardine, kalabasa, siomay. Let's get ready to rumble! Pagkain na pwedeng magbigay sa atin ng energy for the rest of the day. Sarap ng tuna. Siksik sa sustansya at vitamina. Yan po ang katakam-takam na kalabasa. At lalo raw nito kayo patatakamin dahil ang mga bagong recipe nito ating lulutuin. Noon daw, kapag ikay kulelat o napag-iiwanan, ang biru-biruan, sasabitan ka ng kalabasa. Hindi yata bagay kasi hinding-hindi matatawag na kulelat ang kalabasa. Ang galing na nga nito eh. Biruin nyo, taglay nito ang vitamin A na nagpapalinaw ng mata. Siksik din daw ito sa phosphorus at calcium na mainam naman para sa ating mga buto. Ngayong araw na ito, kalabasa ang bida sa Good News Kusina. Hatid ni Chef Mon Nota ang mga kalabasa recipe na katakam-takam at abot kaya. Tiyak na bubusuin kayo nitong recipe na tinatawag na Sardines Kalabasa Siomay. Ang ingredients, celery, arena, sibuyas, sardinas, kalabasa, itlog, carrots, asin at paminta at molo wrapper. Unang-una, i-grate ko muna ang kalabasa. Ang sibuyas at celery na may idadice o hihiwain ng maliliit. Now, after natin na-prepare lahat ng ingredients, ready na tayo i-mix lahat ng mixture. Paghaluin ang grated kalabasa at ang sardinas. Itong sardinas ang gagawa ng distinct flavor natin dito sa ating kalabasa siomay. Idagdag sa mixture ang nahiwang sibuyas at celery. Ihalo ang itlog, budbura ng asin at paminta, at idagdag ang arena. Haluin ng mabuti. So once ready na, yung mixture nyo, pwede na nating balutin sa molo wrapper. Kapag handa na ang mga siomay, pwede na itong ilagay sa steamer. Pagkatapos ng 10 hanggang 15 minuto, ready na ang ating kalabasa sardines siomay na mapagsasaluhan ng 3 tao for only 70 pesos. Sunod naman na wraps ang kalabasa recipe ay ang kalabasa tuna roulade. Ang mga ingredients bukod sa kalabasa, flour, asukal, asin, cornstarch, suka, toyo, itlog, ketchup, breadcrumbs, tuna, asin at paminta, at tubig. Una, i-mash ang napakuloang diced kalabasa. Paghanda na ang mashed kalabasa sa isang bowl, ihalo rito ang tuna at dagdagan ng asin at paminta. Haluin ito ng mabuti. Itabi muna ito para maihanda naman ang magsisilbing pambalot ng ating mixture. Maglagay ng arena sa isang tray at maghanda rin ng breadcrumbs sa isa pang tray. Batihin ang itlog sa isang malaking bowl. Kumuha ng kalabasa mixture at bumuo ng pahabang hugis. Pagulungin ito sa arena. At pagkatapos, ilublob ito sa bowl na may itlog at saka muling pagulungin sa tray na may breadcrumbs. Ngayon, ready na itong iprito sa mantika. Hintayin maging golden brown ang mga roulade bago ito hanguin. Para naman sa sauce ng roulade, paghaluin sa isang kalan ang tubig, asukal, ketchup at toyo. Pag kumulo na, dagdagan ito ng suka. Pagkatapos, haluan ang cornstarch na nilusaw sa tubig. Ito ang magsisilbing pampalapot sa sauce. Ang masarap at nakabubusog na putahing ito ay ma-enjoy ng 4 tao for only 90 pesos. Perfect ngayong tag-ulan ang susunod na recipe natin. Ang ingredients, kalamansi at sili, seasoning cube at patis, bawang, luya, sibuyas, gata, lemongrass o tanglad at ang kalabasa.
Una ay igisa sa isang kaserola ang bawang, sibuyas at luya. Samahan ito ng seasoning cube. Idagdag ang kalabasa. At para may konting anghang, samahan nyo rin ng sili. Pagkatapos, ay dagdagan ito ng isang bowl ng tubig. Kapag kumulo, pwede nang ilagay ang lemongrass o tanglad. Kaya siyang tinawag na Thai squash soup, it is because of the lemongrass. Then later, yung patis na i-add ko pa at calamansi. Ihalo rin ang gata at pakuluin ito ng 10 minuto. After simmering for 10 minutes, ito, pwede nang higupin ang mainit niyong Thai squash soup. Bagay na bagay ang papainit na ito ngayong tag-ulan. At siguradong solve na solve ang tatlong tao sa sabaw na ito sa halagang 80 pesos lang. E sa panlasa ng ating mga kapuso, pasok din kaya ang ating mga recipe? Nakakabilib dahil nila ako nakilagim ng show, may naman ay kalabasa. Pasok yung kalabasa. Okay, the texture, I like that merong mga pumpkin bubu. Texture's good. Oh, may magsasabi pa pang kulelat ang kalabasa? Sa mga kusina at hapagkainan, ibida na ang kalabasa. Award na sa kalusugan, award pa sa panlasa.